sa pamahalaang panlalawigan ng Oriental Mindoro, ako si Fea Carizan de Leon at ito ang Kapitolyo para sa mamamayan. Sa ulo ng mga sumisikat nating balita, barangay at SK election, masiglat na payapang natapos. Si RGG tutulong para sa 3.5 million Integrated Water Resource Management Project. Quest for Love inilunsad sa Oriental Mindoro. Binibining Lopez muling bumisita sa lalawigan. Mangrove Green Wall Initiative ng Oriental Mindoro tampok sa pagdiriwang ng Earth Day. Libong job opportunities kaloob sa job fair. 109 na bata nagtapos sa Summer English for Kids. Organic stevia farming inilunsad sa Palhi. Tulong pinansyal para sa Farmers Association ipinagkaloob. At bagong stress reliever resort, suwak sa masyadong abala sa trabaho. Sa detalye ng mga sumisikat na balita, muli na namang ipinakita ng mga mamamayan ang kanilang karapatan na makapili ng mga mamumuno sa bawat barangay. At sa bawat mangyayaring eleksyon, magkahalong excitement at pangamba ang nararamdaman, hindi lamang ng mga botante kundi higit na mga kumakandidato. Masigla at mapayapang naidaos ang barangay at SK election nitong Mayo 14. Sa pag-ikot ng KPSM team, maliban sa ilang isolated incidents, mapayapa namang naisagawa ang pagboto ng mga kabataan para sa manunungkulang barangay chairperson at SK chairperson, gayon din ang kani-kanilang councilors sa kani-kanilang pamayanan ng iba't ibang munisipalidad at syudad sa Calapan. Orderly naman, peaceful at saka yung mga tao ay nakipag-cooperate. So in line sila, yung mga express lane, okay, mga senior citizen, priority nila, then yung pregnant, heavily pregnant woman. So, Muli may mga bagong linya ng pamunuang manunungkulang 426 barangay chairpersons at 426 ding SK chairpersons at 2,982 mga kagawad at gayon din sa SK councilors sa iba't ibang munisipalidad sa lalawigan. Ilan naman sa mga na-encounter na maliliit na aberya habang nagbobotohan ay ang dati pa rin nangyayaring pagkawala ng mga pangalan sa listahan kung saan ang iba naman ay aminadong hindi sila nakapag-biometric. Wala mga pangalan nyo. Sa master list kaya, baka nandun. Yung iba kasi nasa master list, pero hindi nakapost. Yung mga isa, dalawang naghahanap dun sa ating pool of registry. So, aming in-assist, may isa kami na encounter na voter, na official voter ng precinct number 268 sa Alfredo Quioque. The same, may kapangalan siya doon sa precinct number 258A. So, ibig sabihin, nakaboto siya doon sa presinto na 268. Pero ang ginawa namin ay in-accommodate yung official na talagang tao. Samantalang ang iba naman ay hindi nakaboto ng dalawang sunod sa nakalipas na mga halalan. Sa Bulalakaw, may natanggap namang report ang KPSM na may grupo ng kalalakihan na nakabonet ang nasabat at nahulihan ng shotgun ng 4th Infantry Battalion sa panguna ni Lieutenant Defensor sa Sityo Libtong, Barangay San Roque. Ang mga nahuli ay kaagad naman dinala sa Municipal Police Station ng Naturang Bayan para sa investigasyon. Kapansin-pansin naman ang visibility ng mga pulis na itinalaga sa iba't ibang polling precinct sa mga barangay. Dahil dito, sa mga barangay na ang mga kandidato ay medyo nagkakainitan. Kayo nga, kanina pa nakatayo, day lang ito. Kaya ito nga rin din nakapunta? Oo. Nakalimutan tayo sa inyong presinto. Kaagad na naayos ito ng PNP. Maayos din nakaboto ang mga katutubo.
alinsunod na rin sa COMELEC Resolution Number 9427. Isang halimbawa nito ang Barangay Balite, Sanawhan, kung saan ang may humigit kumulang sa 500 mga alangang mangyan ay maayos namang nakaboto. Ang mga matatanda, partikular ang mga hindi marunong sumulat, ay maayos na naasistihan ng kanila ring kapamilya. Tulad na lamang ni Malvina Manrinay na nang mag-aalas 3 ng hapon ay nagmamadaling nagtungo ng kanilang presinto upang bumoto na sinamahan naman ng kanyang anak. Ako ng paborito yung maliwanag diyan kung buhay. Gayun din ang nangyari sa iba pang lugar ng mga katutubo na maayos na naasistihan ng mga election officers. Sa pangkalahatan, simula sa kampanyahan kung saan tila nag-level up na sa pangangampanya ang mga kandidato sa kani-kanilang barangay dahil sa ang mga dating campaign materials na dating mga papel lamang ay naging tarpuli na at ang karamihan ay gumamit na rin ng jingle. Naging masigla naman ang mga barangay sa nangyaring barangay at SK election nitong nakalipas na Mayo 14. Sa mga nanalo, inaasahan naman ng mga bumoto na may mga pagbabago madadala ang mga ito sa kani-kanilang barangay tungo sa higit pang ikauunlad ng kani-kanilang pamayanan. Pakinggan natin ang mensahe ng ating ama na lalawigan. Sa lahat ng mga nanalo na barangay captain, SK at saka yung mga kagawad ng barangay, congratulations sa inyong lahat at sana magtuloy-tuloy ang inyong swerte at pagtulong-tulungan natin ayusin itong lawigan natin at yung ating mga bayan-bayan, yung ating mga barangay, mag-umpisa tayo sa barangay at nang sa ganon ay lalo pang umasenso itong ating lalawigan, ang buong lalawigan. Kaya muli, congratulations sa inyong lahat at tulong-tulong tayo, sama-sama tayo, pagtulungan natin kung paano pa natin magagawang napakaganda nitong ating mga barangay, bayan at lahat. Sa tuwing nagkakaroon ng malakas na pag-ulan, higit kapag tinatamaan ng bagyo o lalawigan, nagiging problema sa mga mabababang lugar sa iba't ibang bayan ang pagbaha. Sa suliraning ito ng lalawigan, nakahanda ang Climate Resilient Green Growth Institute na makatulong na matupad ang bilyong pisong proyektong halaga ng pagsasaayos ng pamamahala sa masaganang tubig na mayroon ang lalawigan. Patuloy ang pagtulong ng Global Green Growth Institute sa Oriental Mindoro, ang katuwang ng pamahalaang panlalawigan sa pangangalaga ng kalikasan at pag-aangkop nito sa climate change, partikular sa pagdugon sa pangangailangan ng lalawigan na magkaroon ng mga green project na re-resolve naman sa mga suliraning kinakaharap ng mga mamamayan nito. Kamakailan, dumating sa lalawigan si GGGI Director General Frank Rice-Berman kasama si GGGI Country Representative for the Philippines, Suki Atwal, upang makipagdialogo kay Governor Alfonso V. Umali Jr. at sa mga konsernadong opisyal ng lalawigan, gayon din sa mga kasapi ng Provincial Project Team ng Climate Resilient Green Growth. Malugod naman tinanggap ng punong lalawigan ang bisita at inilatag ang pangangailangan ng lalawigan sa mga proyektong tutugon sa mga pangunahing suliranin ng Oriental Mindoro, partikular sa mga nangyayaring pagbaha dito. Once we will finalize the priority, that's the only time that we're going to start studying it. And this will include the wastewater. Dininig at inalam ng Director General ang panukala ng PPT na Integrated Water Resource Management Project para sa lalawigan na kung maaaprubahan ay magkakahalaga ng 3.5 bilyong piso. Sa naturang proyekto, nakahandang tumulong ang GGGI para sa fund sourcing nito na kung maipatutupad ay re-resolve naman sa mga pagbaha sa mabababang lugar sa lalawigan. Matapos may presenta ni Provincial Planning and Development Coordinator Lidia Muñeca Melgar ang kasalukuyang sitwasyon ng lalawigan, kaakibat ang mga kahilingang proyekto ng mga konsernadong bayan at lungsod hinggil sa pagbaha, ipinahayag ng Director General na ipinal at gawing mas detalyado pa ang proyekto upang madetermina ng GGGI kung ano ang mga dapat na unahin at ang estratehiya na gagawing pagtugon sa naturang panukalang proyekto ng lalawigan. For water, for irrigation, you have a big floodplain there. There's a lot of agriculture here, so if you can capture water here to irrigate, I could imagine that that would be very good. Drinking, it seems like, I don't know what your groundwater situation is, but you should have good groundwater. Yes. So, if you are given a chance between using groundwater for drinking or surface, you go with groundwater, nicely clean by the... But then you probably want to be more specific on your investments and your projects so you can have them broken down by
so much for this, which will have that impact, and looking at financing of that. I have a harder time seeing the whole program as one integrated water resource management project, and then, you know, we talk about maybe as much as $200 million or so. Difficult to see anybody investing in the package without specific reasons. Nakasama naman sa structural at non-structural proposed project ang watershed rehabilitation and reforestation, coastal resource management, water quality management, barrier construction gamit ang sabo dam technology, riverbank improvement and rehabilitation, urban drainage system construction, bulk water management at construction and rehabilitation of irrigation system facilities. Sinasabing love conquers all. Kaya ang paniniwalang malaki ang may dudulot na positibong epekto ng pagmamahal sa pag-unlad ng ekonomiya at pagmamalasakit sa kalikasan ang siya ngayong pinangahawakan at pinaniniwalaan ni Binibining Gina Lopez. Nagbabalita si Randy Digma. Palalakasin ang mga organisadong samahan sa mga komunidad nang may pagmamahal at malasakit sa kalikasan at kapaligiran tungo sa tamang pag-angat ng ekonomiya. Ito ang isa lamang sa mga pangunahing layunin ng Quest for Love na ipinakilala ni dating Department of Environment and Natural Resources Secretary Gina Lopez sa mga mamamayang Mindoreño sa pagbisita nito sa lalawigan kamakailan. Ang Quest for Love na nakapalob sa Investments in Lobbying Organizations for Village Economies o ILOVE Foundation ni Binibining Lopez ay isang nationwide search para alalayan at palakasin ang mga organisadong samahan sa bawat komunidad sa bansa. Layunin din ito na makatulong sa mamamayan na makapagsimula ng maunlad at pangmatagalang pagninegosyo. Ayon kay Lopez, sa pamamagitan nito, maaring mabago pa at mas maging maunlad pa ang kanilang pamuhay sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng mga bagay na natutunan mula sa pakikilahok sa Quest for Love. Sa tulong ng patimpalak na ito, mas lalong mabibigyan ng linaw at mabibigyan ng kaalaman ang mga organisadong samahan na hindi lamang sa nakasanayan nilang kaalaman, maaring umikot ang kanilang pamuhay, kundi sa iba pang paraan upang mapabilis at mapaunlad ang kinabibilangan nilang bayan. Ang naturang samahan ay bukas sa mga samahan, mga kooperatiba, mga foundation at mga non-government organization. Una, magkakaroon muna ng pagpili sa 16 na semi-finalists na matutukoy mula sa mga lalahok dito. Kabilang sa batayan ng pagpili na 16 na organisasyon ay ang mga sumusunod. Katangian at uri ng pamalakad ng kalang leader, maayos sa kalagayan ng kalang samahan at ang positibong dulot ng kanilang pinapanukalang proyekto sa napiling komunidad. Ang 16 na organisasyong ito ay dadaan sa masusing pagsasanay upang salain ang kanilang mga kakayahan, kaalaman at talento pagdating sa paglilinang ng ikabubuhay ng mga bayan sa iba't ibang munisipalidad. Pagkatapos masala, dito nakukuha ng mangungunang 8 organisasyon na pagkakalooban ng Quest for Love ng 100,000 pesos financial assistance. Nararapat na ang mga mapiling karapat-dapat na mga organisasyon o grupo mula sa mga lalawak dito ay may layuning maimulat ang kamalayan ng mga tao sa kani-kanilang mga lugar at mahikayat ang mga ito na gumawa na mahakbang tungo sa pagbabago. Bukod sa nabanggit na financial assistance, bibigyan din ang 8 mapipiling pinakakarapat-dapat na grupo ng iba't ibang kaalamang teknikal na marin lang magamit sa hinaharap. Isasagawa ang Quest for Love upang maiwasan ang negatibong dulot ng kahirapan sa mamamayan ng bawat bayan sa halip. Ang kompetisyon ay magsisilbing inspirasyon upang palakasin ang ekonomiya ng bawat lugar. Bagamat kabilang ang Pilipinas sa 3 may pinakamabilis sa paglago ng ekonomiya sa Asia at mayroong pinagmamalaking 6.7% na GDP growth, hinahangad pa rin ng ILOVE Foundation na mas lalong paunlarin pa at iparamdam sa mamamayan na nasa liblib at malalim lugar ang pagkamit ng kaunlaran ng ekonomiya sa bansa. Ang mga interesadong sumali sa nasabing kompetisyon, maaaring i-download ang application form o fill upan ito online sa www.questforlove.ph at isumite na may kasamang 3-minute video at i-upload sa YouTube. I-type lang ang Quest for Love at gworld.ph. Para sa iba pang detalye, maaaring makipag-unayan sa Program Secretariat ng programa sa cellphone number 0917-878-0032. Randy Digma, KPSF. Susunod, Mangrove Green Wall Initiative ng Oriental Mindoro, tampok sa pagdiriwang ng Earth Day. Libong job opportunities inilaan sa job fair. 100 na bata nagtapos sa Summer English for Kids.
Huwag po kayo maglilipat. Ang mga balitang yan, ibibigay namin makalipas lamang ang ilang paalala. Sa island hopping, sa pagtawid ng sapa, subukan ang cart riding.